Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no? The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng isyu ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga ka-camping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Balik-balikan po natin itong kaso regarding po sa dito kay Morales, mga ka-action, kay Mr. Jonathan Morales na isa sa mga nag-witness o nagtistigo doon sa Senado sa nasabing Senate hearing ni Senate Bato de la Rosa ho, mga ka-action, mga ka-camping. Ito na nga po, binulgar na po ni Director General ang kanyang pagkatao at kung ano ang mga kapalpakan na ginagawa niya nung siya ay nasa serbisyo pa at kung bakit siya ay na-dismiss. Okay, ito po, makichika po tayo kay Mike Abe. Inilabas po ng Philippine Drug Enforcement Agency Director General Lasso yun daw yung background nitong pinalabas ng anti-Marcos group na sumisira kay Pangulong Marcos tungkol dyan sa isyu ng di umano yung report sa PDEA. Itong nagangalang Jonathan Morales na dismiss pala itong pulis bago nagpunta ng PDEA. Pakinggan po ninyo ang paliwanag ni General Lasso, retired general na ngayon ay director ng PDEA. 7/2024 from Mr. Jonathan A. Morales pertaining to alleged classified documents which Morales claimed he initiated but were eventually left in his former office, the PDEA Intelligence and Investigation Service, upon his dismissal from PDEA. With his letter, PDEA conducted an investigation on the matter. Based on our investigation, the PDEA and this Honorable Senate Committee cannot expect any genuineness from Mr. Morales on the following reasons. On the screen, this is PDEA personal data sheet in the custody of PDEA. Morales misrepresented himself when he applied with PDEA in 2008 by intentionally omitting that he was previously charged and in fact dropped from the rolls or dismissed as a member of the PNP. He should have been dismissed earlier or denied employment by PDEA should his perjured statement in the personal data sheet that he submitted had been timely discovered. Under oath, Morales did not disclose that he was earlier dismissed from the PNP. Morales joined the PNP in 1993 and was dropped from the rolls twice. Mr. Morales was appointed in April 26, 1993, and a little over a year only, he was dropped from the rolls in April 25, 1994. After getting reinstated in the PNP on December 13, 1997, a gap of 3 years, Morales got suspended from July 1 to September 29, 2007 and again dropped from the rolls on August 28, 2008. In 2009, Mr. Morales was hired as an Investigation Agent 1 in PDEA. In the PDS that he submitted with his application, Morales made it appear as if he did not have a broken service in the PNP. There was continuity in his assignments. The PDEA likewise dismissed him from the service in November 21, 2013 for dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Attendant accessory penalties of cancellation of eligibility, forfeiture of retirement benefits, disqualification from employment in the government service, and bar from taking civil service examinations. Morales appealed this decision before the Civil Service Commission, the Court of Appeals, and the Supreme Court, but all appeals were dismissed. Apart from administrative cases, criminal cases were also filed against Morales for robbery extortion before RTC of Quezon City Branch 76, but the case was dismissed on July 24, 2014. He was charged by Mark C. Tan and Judy Tan in the amount of 8 million pesos.
Violation of Section 91 and 92, Article 11 of RA 9165. Failure to testify and bungling. This is before RTC Branch 79 in Quezon City, but Morales was acquitted on November 30, 2023. Violation of Section 92, Article 11 of RA 9165, bungling before the Office of the City Prosecutor, San Fernando City in Pampanga, but was dismissed on February 3, 2016. Violation of Article 180 of the Revised Penal Code, false testimony with criminal case number before the Municipal Trial Court in Cities in San Fernando, Pampanga, Branch 4, which is still pending. Sa first bath ni baby, Johnson's Milk Plus Rice ang love namin. Trusted namin. Still pending. This statement is not meant to preempt the noble purpose of this inquiry, but simply to aid the Honorable Senate Committee in discerning the intent behind the allegations of Mr. Morales. Last April 16, 2024, I sent a letter to the Honorable Chairman of this committee stating therein that all the allegations of Mr. Morales in his letter are fabricated and have no basis. We submit to the Honorable Committee in the interest of upholding the truth. Thank you, sir. Yan. Thank you, sir. Before we continue. Malinaw po yung statement ni General Lasso, ang Director General ng Philippine Drug Enforcement Agency. Sa mga... Okay, wait lang. Alam naman po natin, nung Senate hearing, ay parang pula-puti ito si Senate Bato de la Rosa. Oo, bakit ko ba nasabi na pula-puti nung during hearing ito si Senate Bato de la Rosa? Una-una, naniniwala siya sa mga ebidensya or dokumento naging present ng PDEA nung Senate hearing. Pero naniniwala din siya sa ebidensya ni Morales na authenticate daw ho yun. Ano ba talaga ang ano ni Senate Bato de la Rosa? Ang nasabing hearing, parang ano lang po yun, parang bla 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 bla. Nambong akala nila hindi sila mabibisto kung ano po talaga ang gusto nilang hangarin sa Senate hearing na yun. Diba? Oh, ngayon, sabi nyo credible lahat ng sinasabi ni Morales. Paano po maging credible kung ganito po ang mga record? May robbery extortion pa. May mga disqualification pa. 'Di ba? O 'di ba nakakahiya na kukuha kayo ng magwe-witness, isang dimakmak pala ang mga kaso. Mahiya-hiya naman po kayo dahil bistado na ho kayo. 'Di ba? O ituloy natin. Pakinggan natin ang magiging comment ni Mike Abe. Iba-ibang kasong kinasasangkutan, na-dismiss yung iba pero iba active pa. Mga kasong kriminal. Yung bang ganyang klaseng tao ay may kredibilidad? Yan ba yung ipapaniwalaan talaga ng Senado? O ano nga ba talaga? Ngayon ay napuputukan na baka daw po ang issue rito ay scripted ito. Ibig sabihin, nagpagamit ang Senado, nagpagamit si Senador de la Rosa sa paninira ng anti-Marcos, bahagi ng kanilang layuning siraan si Pangulong Marcos. Sabi ni ano, nagpagamit, ibig sabihin nagpagamit si Senate Bato de la Rosa. Pwede nating sabihin hindi. Pwede nating sabihin oo. Dahil alam naman po natin, DDS ho ito, si Senate Bato de la Rosa. Kaya pwedeng sabihin hindi, pwedeng oo. Nandun lang ho yun, di ba? Alam ko po, Mike Abe, nagigits mo rin ang sasabihin mo dyan eh. Okay. Magalit ang taong bayan para... matanggal si Pangulong Marcos, yan po ang mga galaw. Kasi ang linaw-linaw ng record, hindi po nang bobola yung PDEA. Doon sa iba't ibang mga criminal record nitong Jonathan Morales na ito, na na-interview ng isang vlogger na wala rin ginawa kung hindi puro paninira at fake news na nakabase sa Estados Unidos. Yan ang nangyari po sa hearing. Ngayon, itutuloy pa ba itong hearing na ito o hindi? Malalaman natin. Pero nasira na ho dito ang Senado at si Senador de la Rosa. Kasi nga ho, nagkagulo-gulo yung investigasyon hanggang sa nagkaroon pa ho ng away sa pagitan ng vlogger at saka si De La Rosa dahil inakusahang nabayaran daw. Di ba? Anong kredibilidad ngayon yan? Nako! Ngayon, yan ang isa sa mga sinabi ko ka isang araw, kahapon, na may epekto
kay Senador De... Noong ano, during hearing, binasa talaga ni Senate Bato de la Rosa ang chat ni Maharlika. At kunwari, na bad trip o na bad shot ito si Senate Bato de la Rosa. Isipin nyo ha, during hearing, magbabasa ka pa ng message para lang sabihin sa harapan ng hearing. O ayan, sabi niya. O ayan, nagagalit na sa akin si Maharlika. Senador ka po. Diba? Vlogger lang po yan. Ordinaryong vlogger. Magpapasinda ka ba? Diba? Kasi sa words mo pa lang, o ayan, nagagalit na sa akin si Maharlika. Parang nagulat ka na nagalit sa'yo si Maharlika. Parang medyo may kaba. Abay na, General Bato de la Rosa dati eh. Sa isang vlogger lang. Pag sinabi kang nabayaran, mukhang tumiklop dibdib mo. Di ba? Oh, wag ho kayong matakot, Senate Bato de la Rosa. Vlogger lang po yan. Paninindigan mo ang trabaho mo bilang isang mambabatas. Di ba? Oh, sabi mo, imbitahin mo si Maharlika. At kung walang pamasahe, gamitin mo ang pera ng komite para makauwi si Maharlika. Ngayon, paninindigan mo ang binitawan mong salita dyan sa Senado. Di ba? Dahil kung hindi, mga ngahulugan lang na pagtawanan ka lang yan ni Maharlika. Sa totoo lang, mahilig yan si Inday mang insulto. Naku po. O sa itong kanyang ginawang ito, sa kanyang re-electionist, sa kanyang muling pagkandidato next year for another term for senador. Kasi pati yung mga DDS nagaalik sa kanya. At syempre, mga pro-Marcos, eh, hindi matutuwa dyan sa pagpatol niya sa may mga iba-ibang mga criminal record na testigo na posibleng hindi naman ho kapanipaniwala. Any comment, reaction sa bagay na ito? Sige lang po. Yung issue naman sa water cannon na muling pang-aabuso ng China sa ating resupply ng mga barko, nasira yung radar, nasira yung mga communication at iba pa ng ating... Okay. Basta masabi ko lang ho mga ka-action, mga ka-camping, antabayanan po natin kung ano maging kinahinatnan ang ganitong issue na to, kasi pumutok po itong issue na to. Malabon ito si Jonathan Morales na mumuhay ng tahimik. Abay, sumausaw na sumausaw, nagpresenta na mag-witness. Ayan, magulo na tuloy ang buhay mo. Hindi ka na makakatulog kung paano mo maipaliwanag isa-isa yan. Ngayon na ibinulgar na ang iyong tuong background. Ngayon, papaniwalaan ka pa kaya ng taong bayan? Di ba? So yun lang ho, mga ka-action, mga ka-campaign, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.